Minsan hindi, minsan wala na sa player yun eh. Minsan lagi natin pinagbibintangan yung mga players na involved sa game fixing. Usually, mga iba, mga referees din. Masama ang tawag, kinakampihan si ganyan, kinakampihan si ganito. That's why, kailangan natin may representative talaga ng mga referees dito eh, walang dumating. Kaya siguro, agree rin kayo sa akin na talaga minsan mga referees din nagbebenta ng laro. And that is quite disgusting and disappointing as far as I'm concerned. Now, sa MPBL tsaka PSL, marami kayo, ang MPBL, ilang kayo? 28 teams ang kasali. Last conference, yes, 29. Yes, sir. This year, ilan? We're looking at also around 29. Almost the same. PSL, 19? 19. Right now, okay. Ako, kasali ako sa dalawang liga na yan. No? PBA na lang, hindi ko nasasalihan. At any rate, yung teams, lalo na sa PSL, yung mga teams na talagang walang balak manalo, marami dyan. And that is one source of game fixing. Lalo la, hindi ko nababanggitin yung mga may record naman kayo diyan na mga winless teams. Na talagang dapat yung mga ganong klaseng team dapat hindi niyo na tinatanggap. Unang-una aksaya sa oras. Pangalawa, ginagawa lang namin practice game yan. Hindi naman sa pagyayabang doon sa aking team, no. Pero hindi masyado nagiging competitive, kumbaga. Nangyayari din yan sa MPBL. When we first joined the League of Senator Manny Pacquiao. And by the way, I would like to commend Senator Manny Pacquiao and Congressman Claudio Bautista for putting up this league that benefited a lot of players and discovered a lot of players. And it turned out that several players of MPBL and PSL went up to the PBA. I had a lot of players from San Juan Knights who are playing now for the PBA. And syempre, proud na rin ako bilang team owner, bilang team manager, na umaakyat sila sa PBA. And hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, I already warned all my players, my coaching staff, everything, everybody. Once you enter my team, there is no room for game fixing. And once I hear that you are involved, I will, kahit player kita, pakukulong kita at pababan kita rito. And that should serve as a stern warning to all the basketball teams playing in the professional league. Not only the PBA, but not only MPBL and PSL, but also the Philippine Basketball Association. Dahil pag tayo pinasukan ng sindikato rito, at lagi tayo pinapasukan ng sindikato rito, we are fooling the Filipino audience. Alam mo, may lahat ta, halos sa majority ng mga Pilipino may ilig sa basketball. Tapos, makikita natin yung nakita nyo sa video kanina, bibenta ng laro. Eh, parang yung mga nagbabayad dyan, lalo na nagbabayad sa PBA, tapos may benta ng laro. Hindi maganda tingnan.